Good morning mga friends! Mabuhay po kayo! Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang nanonood ng ating mga vlogs. At least, don't forget to subscribe and click the bell button below para always po kayo maging notified every time na ng mga bagong videos. Ngayon po, magpapaliwanag ako ng konti kung bakit, kung ano na yung nilagay ng shop natin, kung ano na ang mga decision ko. Sa ngayon po talaga, nag-usap na po kami ng may-ari na kapag ng may-ari ng pwesto na kapag patuloy po na ganyan kahina yung takbo ng salon hanggang March na lang ako. Tapos by March 1 is magiging available na itong commercial space or rent na siya. Okay, yun na lang talaga yung pinakalas resort namin. Siyempre, kahit ano yung gagawin ko, kung talagang hanggang dito na lang, hindi pa rin naman siya mawawala kasi mag-home service na lang ako. Tapos, patuloy pa rin naman ako sa pag-vlog, pag-share ng mga alam ko. Yung mga ibang client kasi ayaw na rin pumunta ng salon dahil sa mga takot sila. Mas gusto na lang nila na magpa-home service. Kahit na haircut, gusto na nila home service, ayaw na rin pumunta ng salon. Na-intuitive ko naman. Siyempre, papapunta pa mag-home service, dahil ako lang isa dito, magiging close yung shop. So, minsan magre-rebond ka, eh magkano mo lang naman ibibigay sa home service kasi mga suki mo na sila. Tapos, ang tagal mo siyang gawin, umabot ng 6 hours. Minsan, yung mga cases. Tapos, pagpunta mo sa shop, wala nang customer. Minsan, hanggang sa gabi na, yun na lang yung gawa ko, yung home service ko. Unlike, dito kasi na lang gagawin sa shop, kung may walk-in, magbukitan ko, may additional na mga sales. Siyempre, yung home service, dapat malinis din na sa akin. Mahahatid pa yun para sa expenses ng pwesto. Tapos, may mga time pa na sa isang linggo, wala masyado, may isa-isang kupit. Pag ganun-ganun, mahirapan tayong makabangon. Tapos baka malungkot tayo masyado, baka hindi na tayo makabangon kahit kailan. So pinaka-last resort ko na lang talaga, obserbahan ko kung magiging okay pa rin yung sales niya until end of February, pag wala talaga. So mag-uusap kami ulit, tapos i-give up na talaga siya. Kaya pinag-pipray ko na sana maging maayos na yung sales this February, kasi kinumpute ko yung sales ko ngayon sa whole month of January. Hindi siya umabot. Hindi man lang siya umabot ng 5,000 in a month. Tapos, hindi sa sapat. Siyempre, may equip din tayo. Meron tayong commercial rent, tapos meron pa tayong BIR, tapos by this January, renewal din lahat ng permit. So, wala na tayo talagang ibang choice. Pag magtuloy-tuloy ng ganito, siyempre, monthly yung BIR din natin, monthly din yung ating rent. Talagang hindi na kakayanin. Tapos, kumakain pa kami araw-araw, apat kayo pinapagatas ko. O, diba? Parang nalilito na rin ako kung anong gagawin ko pagbabudget. Okay, pero mas makakaluwag naman ako kung i-home service ko na lang siya. Kasi kahit na, actually maraming, before mag-lockdown, maraming akong appointment by December. So hindi nangyari lahat yung mga appointment natin. Kasi syempre, mas ipa-priority naman ng iba na i-prepare yung pera nila para sa future ng mga pagkain na mas important yung pangailangan kaysa sa pagpapaganda nila. Kahit naman in my part, yun din yung gagawin ko. Diba? Kasi yun naman talaga dapat. Kumbaga parang isi-save mo yung konting pera mo for something important. Hindi naman masyadong importante yung pagpapaganda ng buhok, pagpapakulay, pagpapamanicure, pagpapagupit. Diba? Kahit nga umabot lang hanggang tuod yung buhok natin, anong tawag naman dito, hindi naman tayo mamamatay, sabi nga nila. Pero kapag hindi tayo makakain in 1 week, baka mababalo tayo, diba? Ganun. Parang mas priority nila yung mga ganun kaysa sa pagpapaganda. Kaya intindihan ko naman din sila. Kahit nga ako, kung ganun din yung thinking ko, susubukan ko na lang sa mga client ko dyan. Pasensya na po. I'm doing everything I can po na para hindi mangyari yung pagsasara. Okay? Pero bago po yan, supportan niyo po yung aking lip and cheek tint na sa Dream Sword Cosmetics. Ayan po. Baka gusto niyo pong bumili.
100 pesos lang po isang ganito. Tapos matitipid nyo naman po siya na gamitin. Kasi makunti-kunti lang ina-apply mo. Makular na, makulay na. Tapos hindi mo na kailangan magbili ng pang-blush on kasi pwede na rin siya pang-blush. Okay? Actually, ginagamit din ito minsan sa pang-eyeshadow dito. Kasi may mga 7 shades naman po siya. Ito po yung kulay niya. Meron tayong Kalipa. Meron tayong Eyebar. Meron tayong Angel. Merong Rapa. Tsaka merong Jackie Shades. Ano pa ba? Tapos may Hunter Shades. May Harold Shades. Okay? Tsaka itong Eyebar Shades. Meron din tayo. Then, ito po yung shades natin. Okay? Kaya marami po kayong pagpipilian. According to your color every day. Pwede nga according to your mood every day. Pwede rin po. Pwede Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pwede kayong mag-iba-iba na color kasi itong shades po talaga siya para sa pag-araw-araw ninyo na pangangailangan. Although hindi naman kayo nagli-lipstick, pero yung kagandahan naman po dito, pag mag-lipstick po kayo, hindi po siya nakatapit sa face mask natin, okay? Tsaka matagal po siya matanggal, kahit kain po tayo ng kain, hindi po siya mawawala. Tapos pag, di ba, yung ibang lipstick, nag-stain sa baso, hindi naman po siya nag-stain sa baso, okay? Kailangan pag-apply nyo lang, matuyuin nyo lang, okay, pag natuyo na, mabilis ka naman po din siya matuyo. Okay, tapos parang dat mo lang, tapos gagawin mo, magkukula na siya. Tapos dito sa lips, mag-apply lang kayo, tapos may blush pa na kayo. Ay, supportahan nyo po yung ating lip at cheek tint. Mabibili doon nyo rin po sila sa lahat ng Facebook page natin, lalo na sa Gems or Salon Supply, nandun din po siya. Pwede rin po ma-order. Pati yung mga ibang mga Salon Supply, pwede nyo rin po ma-order online doon. At saka, keep on watching po. Pwede rin po kayo mag-comment kung ano yung mga gusto yung malaman. At gusto ko po, in the future kasi, marami kong mga balak na sana mangyari na gusto ko magturo ng hairstyling. Ituturo ko lahat. Gusto ko bago ko kayo bigyan ng certificate, yung talagang pwede na kayong panlaban kahit sa mga international na mga salon. Kasi ituturo ko po lahat, pati mga pang-Rebond, yung pang-Brazillian, pang-digital perm. Alam ko po lahat yon. Kahit nga po kasal sa eyelash extension, tapos hair extension, kahit sa nails, pagiging nail technician, marunong din po tayo niyan. Maituturo ko po sa inyo lahat yon, kaya kung sakali kung mag-apply kayo sa ibang bansa, baka makunti na lang po yung ituturo nila sa inyo pag kung sakali. Pero siyempre, kailangan natin ng funds noon. Siyempre, hindi naman pwede na yung certificate na ibibigay ko, yung mga putyo-putyo, kailangan siyempre accredited ng TESDA. So, in the future, kailangan magpa-accredited tayo ng mga ganung certificate. So, hindi pa sa ngayon. In the future, yun po kasi bala ko. Yung iba yung may pambayad, sige magbayad kayo. Yung mga walang pambayad, iskalar natin sila. Tapos, pagsisiklapan natin na mangyayari yan. Para hindi kayong hairstylist na pag nag-apply ka, wala kang alam. Okay? Kumbaga, pag nag-apply ka, senior hairstylist ka kaagad. Kasi hindi kita titigilan hanggat hindi ka talaga matuto, magiging master. Pero syempre, mangangailangan tayo ng mga fans ng mga ganoon. Tsaka yung eskwelahan natin, hindi pwedeng limited lang sa hair yung gagawin mo. Okay? Ima-master mo lahat ng kailangan gawin sa salon. Yun yung future plans natin. At saka kung itutulot ng Panginoon, makapag-undergo tayo ng microblading na seminar para magkaroon na tayo ng certificate para pwede ko rin ituro yun sa inyo. Siyempre, kahit marunong tayo, bago tayo magturo, kailangan natin may certificate. So, pagpapapalain po tayo, mangyayari natin in the future. Marami pa po kayong aabangan, okay? Tsaka baka by start ng March, magtuturo na ako ng mga pinaka first step ng pagiging hairstylist, beautician. Actually, pag mag-start tayo noon, kahit barbero ka, kahit na sa buhok ka lang, ituturo natin lahat yon. Okay, yung sa buhok, sa nails, sa kuko, kahit pang facial po, marunong tayo, yung mga diamond peel na yan, marunong po tayo lahat niyan. Okay? Kailangan ko lang kumuha ng certificate sa microblading, kaso nga, mahal din siya. Okay? Pag-aralan natin lahat yan at imamaster ko lahat po yan para ma-share po natin lahat yan sa inyo. Okay? Para hindi lang po sa buhok yung mga master nyo. Okay? Hindi lang po sa Rebond. Ituturo ko po lahat yan sa inyo. Supportahan nyo lang po yung ating channel. At wala akong
wala akong ititira, isi-share po natin lahat sa inyo yan. Okay? Tapos, isa mga gusto naman po sa suporta sa atin, sa ating mga future mga bala. Okay? Hindi po tayo nadamot na tao, kaso lang, wala din po talaga tayo. Okay? Pero kung gusto niyo po akong tulungan, na mangyari ng mabilis yung mga plano po, pwede man po, nasa description box po kung paano niyo po ako matutulungan sa mga plano natin at sisikapin natin kung kaya naman, kahit labor na po lahat yun. Siyempre, kailangan natin magpa-register sa TESDA kung magbibigay tayo ng certificate kasi hindi lang pwede na yung certificate na hawak nyo is walang kwenta. Kung hindi accredited kasi ng TESDA yan, para lang yung papel na sinulatan mo, illegal po yung mga ganon. Kasi siyempre, yung tatanggapin talaga yung accredited ng government natin na mga certificate, okay? Kaya yun po yung gagawin natin na pagsisikapan natin yan na mangyari in the future kung matuloyan man po na mag-close yung ating kung ano meron tayo ngayon, hindi po tayo titigil, okay? Hindi po tayo matatapos doon yung ating nasimulan. Supportan lang po ako. Actually, may mga nasusulat na ako dito May mga naka-record na ako dito. Actually, pati yung mga seminar ko noon, sinulat ko na dito sa notebook ko na to. Ayan po. Sobrang madali na po yan. Ayan po. Diba? Pati nga po yung hotspa na kasulat na dito, yung procedure ng hotspa. Lahat po yung ituturo natin doon sa mga aspiring na mga magal dyan ng mga gusto na magkaroon ng buhay. Actually, kahit professional ka, kung meron kang mga ganito, ikatulad diba, na naranasan naman na natin ngayon na kahit professional ka, nagtatagal ng mga trabaho, pero mas maganda pa rin kung may skills kang alam, diba? Kasi meron kang alternative. Sabi nga, minsan kung ano doon yung hawak natin, kung anong meron tayo minsan, wala kasi siguro ano ba yung atin forever, kung paglaruan tayo ng dana, okay? Mas maganda pa rin na meron tayong na-equip tayo ng skills kasi kahit anong mangyari, makakasabay tayo. Panigurado pag may skills ka, kahit yung marunong ka magluto, o diba, magluto ka, ilapo mo. O diba? Magiging, mabubuhay ka na. Hindi mo naman, kailangan. Kaya ang sabi ko, na ang bawat tao na pinanganak sa mundo, meron talagang skills. Kaso lang, yung iba, ayaw nilang i-discover yun at improve. Okay, kapag nahihirapan, ayaw na magpiis, tatapusin na kaagad. Kumbaga, yung mga iba na pinag... Actually, mahirap naman talaga. Pag gusto mo matuto ng ibang bagay, meron bang madali, di ba? Nung bata tayo, pag naglalakad tayo, nag-aral maglakad, di ba? Nadadapa, natutumba tayo, di ba? Kaya magano'n din po yan sa pag-enhance, pag-improve ng skills, okay? Kahit ako nung pinakauna ako nag-start, marami din galit sa akin, karas kasi maraming namamagalong ako ko. Pero kasi, mapag-aralan mo naman yun in the future kung paano mo mas maiwasan yun at mas mapaganda. O ngayon, lahat ng mga customers na mga nakawakan ko, sabihin nila ang gaano ng kamay ko. Diba? Kasi parang sila naaaray, isang ano, pag-push, parang wala nang dumadapit. O, magano'n mo nasabi nila, okay? Hindi naman ako yung nagsasabi nun, yung mga client ko, kaya ko nasabi sa inyo. Okay? Kumbaga, ako kasi yung hairstylish na hindi ko nililimitahan yung sarili ko na matutulong sa kung anong meron lang sa shop. Yung mga iba kasi din yung, bakit ako hawak ng paa, ganito, ganito. Hindi kasi yun eh. Okay? Huwag kang mag-yayak kasi skills yun. Okay? Kasi yung gusto ko matutulong mag-driving, parang kasi skills din yung pag-drive, pagkakitaan din yun. Diba? Diba? Tapos, siyempre, kung nagsisima na tayo sa mga buho, nagsiseminar din tayo sa mga kuko, okay? Sa facial din naman, nagsiseminar din tayo, okay? Basic lang po yung alam natin, okay? Kasi yung mga nangailangan na ng mga operation, sa mga gumagano ng mga tawag ito, ng mga dermatologist na po yun, okay? Kung mga facial lang naman na maalisin mo yung mga whiteheads, mga blackheads, kaya natin yun, okay? Hindi tayo allowed mag-prick ng pimples na buhay, okay? Dermatologist po yung gagawa nun. Kaya kung ganun yung mukha mo, so dermatologist kayo magpunta, okay? Kumbaga mga facialist tayo na hindi allowed ng mga ganun mga procedure. Pero sa mga diamond peel, alam natin lahat gawin yan. Sa mga collagen mask, napaka-easy lang po yan. Pati yung mga direction ng pag-facial, alam natin yan. Pati yung mga face massage, kaya natin yan. Actually, kahit po sa massage, alam ko rin po, marunong din po tayo mag-massage. Tingnan po yung ginagawa natin sa abroad. Okay, pero yung massage ko naman po, may kailangan pa po akong improve. Okay, kasi hindi pa ako masyadong master yun sa pagpapapotok na pak-pak-pak.
yung mabalik-balik. Hindi po tayo well-trained dun sa mga balik-balik. Pero yung mga stretching lang, perfect tayo dyan. Kakala ng mga good relaxation, alam natin mga points-points, okay? Yun yung mga balak natin, okay? At saka, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Actually po, napakahirap. Kahit nga po yung mga balita sa napakabagsak ng ekonomiya after the World War II, diba? Sobrang laking binagsak ng ekonomiya natin. Pero po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Mas mahirap naman dati nung nag-iera, diba? Mas mahirap naman yun kasi hirap tayo sa pagkain tapos na nasabingit pa na pamatay yung buhay natin. At least ito, kahit pa paano, kaya pa po natin na umahiba sa paghanap buhay. Okay? Huwag po tayong mawala ng pag-asa, magdasal tayo parati. Magtiwala tayo sa Panginoon kasi marami po siyang pangako na hindi niya tayo papabayaan. At saka yung mga pangako yun, hindi yung pangako ng tao lang. Lahat ng pangako ng Panginoon sa atin, totoo. Okay? At hindi yun tulad ng pangako ng tao na minsan hindi nagkakatotoo. Ang pangako ng Panginoon ay hindi kailanman nababalik. Ang kailangan lang natin mag-antay. Okay? Thank you so much, my friend, and God bless you. Sana safe tayo parati, pati yung inyong mga buhay. Okay? Hindi kailangan ng malaking-malaking hanap buhay mo, basta may hanap buhay ka, maging masaya ka na. At makontento ka lang sa kung anong meron ka, okay? Tapos tuloy-tuloy mo lang yun. Sa kung anong meron ka, kahit sabihin mo pa na maliit siya, ma-improve mo naman yun. Di ba, pag nagtatrabaho tayo, isa nagsimula naman tayo sa mababa, tapos pataas na pataas yung ano natin. Mag-ganon din yung hanap buhay natin. Kung sinasabi mo na maliit lang siya ngayon, pagtsagaan mo lang siya, tapos i-improve mo, tapos magdadagdag ka na konti-konti, ng mga pwede mong mga ano. Tapos ako kasi dahil nandito ako sa salon, nanilimitahan ako. Kumbaga nandito lang talaga ako. Pag alis ako dito, close to. Nandun ako kumikita, dito hindi. O diba? Wala din naman akong puwang matinong kasama kasi marami na akong nakukuha dito. Ninanakawan tayo, ninanoko tayo. Okay, hindi naman natin sila pinapaalis, pero siguro nakukonsensya na lang sila kasi sila yung nagkukusang umalis. Kasi nga, hindi naman tayo, kasi ganito ka, magmula ako yan. Hindi naman tayo ganun tao, tapos bigla na lang sila hindi papasok. Siguro nakakahalata na may alam na tayo. Eh ako naman, hindi naman ako katulad dati na gera ka agad eh. Napagpapasensyaan ko lang, iniisip ko na lang na tao siya, malay mo magbabago. Ang mapapansin na lang niya na hindi na lang masyado mas matiwala kaysa ng una. Kaya siguro bigla na lang hindi na lang papasok. Diba? Ulit tayo mga sa mga ganoong klase ng sitwasyon, basta pagsikapan na lang natin na maging okay ang lahat. Okay? Thank you very much, mga friends. I love you all so much. Bye-bye! See ya!